Maulit kaya ang pagpatalsik na naman sa isang pangulo? Nagsalita na kaugnay niyan si Vice President Jejo Marvinay sa gitna ng alok na tumulong siya sa grupong nagpapabitiw kay Pangulong Noynoy. Saksi si Sandra Aguinaldo. Habang nagigisa sa mata ng publiko si Pangulong Aquino dahil sa mama sa Pano encounter, naging halos tahimik naman si Vice President Jejo Marvinay. Maliban sa pagsalubong niya sa mga labi ng SAF 44, pinakamatindi ng payag niya ang panawagang makamit ang hustisya kahit isinusulong ang kapayapaan sa Mindanao. Kaya sa umuugong na panawagang Pinoy Resign, may isinusulong si dating Tarlac Governor Tingting Kawangko, misis ng tiyuhin ng Pangulo na si dating Tarlac Representative Pip Pinko Wangko. Bakit di raw maging katuwang ni Binay ang isang advisory council na binubuo ng mga respetadong statesman at miyembro ng simbahan? Tutal daw, batay sa saligang batas, dapat si Binay ang pumalit sa Pangulo. I really don't know his reaction and he doesn't have anything to do with this. But it was presented to him, itong council would be a council to aid the head of government. Kabalintunaan manggaling sa kaanak mismo ng Pangulo ang panawagan, hindi katakatakang ilapit ito kay Binay na kaibigan at kaalyado sa politika ng mag-asawang Kuwangko. Pero kahit nauugnay si dating Congressman Piping sa National Transformation Council at naglakad man siya nitong Linggo sa paggunita ng People Power 1 Anniversary, suot ang isang t-shirt na may pinatatamaan, di raw siya kasama sa panawagang Pinoy Resign. Hindi rin daw siya miyembro ng NTC na nauna nang nanawagang bumaba na sa pwesto ang Pangulo. Hindi basta resign eh. Kasi kailangan makita natin kung ano ba kailangan natin. Ako, number one na kailangan natin, for example, yung nangyari sa atin sa Mindanao, ano? If that is a sign, huwag tayong basta-basta pirma ng pirma ng agreement. Ayon sa tiyuhin ng Pangulo, pwede ipatupad ang Advisory Council sa ilalim ng Administrasyong Aquino kung gugustuhin ng Pangulo. Dapat din daw ipatupad ang mga reformang hinihingi ng taong bayan. Itinanggi naman ni Binay na kumikilos siya laban sa Pangulo at di raw siya kasali sa mga nananawagang mag-resign na si Pinoy. Malaki rin daw ang utang na loob niya sa mga Aquino. Kung saan ako naroon, utang na loob ko po yan sa pamilya ng Aquino. Pero more than that, yung mga ipinaglabang ko, nakataya dito. Sumali ko, nakataya ang buhay ko dun sa paniwala ko sa tunay na demokrasya. No? Nauna na sinabi ng Malacanang na di na raw bago sa Pangulo ang mga panawagang magbitiw siya sa pwesto. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.